Magandang umaga mga ka-faith! Muli na naman tayong magkakasama tuwing umaga ng panalangin at pagsamba. Tunay nga na every gising is a blessing dahil si Jesus ay lagi nating kasama sa umagang kay ganda. I'm Diguni Sharon, your devotion leader, every Tuesday na! Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Umagang kay ganda mga ka-faith, welcome sa ating Tuesday edition ng ating Morning Devotion Season 2. Si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat na patuloy pa rin na nag-aabang sa ating daily morning devotion. Kahit nga po nitong mga nakaraang buwan ay puro replay na ang aming ipinalalabas. Gayunpaman, kahit pa ulit-ulit nating naririnig ang salita ng Diyos, alam nating lagi pa rin merong bagong mensahe ang Panginoon na ibinibigay sa atin. Kaya maraming salamat po sa lahat sa ating mga tagapakinig, saan mang dako ng bansa, ng mundo kayo na andon. Thank you so much po. Maraming salamat ng marami sa ating mga kaibigan na sa ibang bansa. Ang ilang po sa kanila ay nagme-message kung paano sila nabibless ng programang ito. Mas nabibless po kami na ginagamit ng Panginoon ang programang ito upang kayo ay mapagpala at magkaroon ng kalakasang espiritual everyday. Kaya naman, sa ating pong pagpapasimula sa ating bagong season, nais naming batiin ang ilan sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, August 17. Unahin na po natin si Kuya Jomike. Kuya Jomike, happy birthday! Si Kuya Juan Miguel Gonzalez. Alam niyo po, si Kuya Jomike ay napakasipag na kasama namin sa Sunday School ng mga bata. Ang madalas niyang sinasabi, nami-miss niya na ang Sunday School. Kuya Jomike, miss na rin namin ikaw. And hopefully, pag maayos ng lahat, bumalik na tayo sa dating setting natin at muli ka namin makakasama. Happy birthday, Kuya Jomike! And another one, ang ating pong WSCS President, Ate Selna De La Rosa. Happy birthday po! Happy, happy birthday po! Salamat po! Alam niyo po ang mga kababaihan natin ito sa pangunguna ni Ate Selna. Sila yung talaga namang masugid na ating tagapanood, tagapakinig ng morning devotion. Ate Selna, happy birthday po sa inyo. Ganun din si Ate Neng Abelia, si Ate Marina Necio, mother po ito ni Pastor Necio, at ang aking kapitbahay, si Ate Juliana Piñapel. Ate Huling, happy birthday po! Maligayang kaarawan po! Blessing and good health, ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon ay sumainyo. At ang prayer ko po, nawa ang lahat ng prayers and dreams nyo ay ipagkaloob sa inyo ng Panginoon sangayon sa kanyang kalooban. God bless you po. Muli, happy birthday! Mga kapatid, magpatuloy po tayo for this whole month of August. Ang lesson po na nais naming i-share sa inyo is about faith. About pananampalataya, alam ko pong lahat tayo ay makaka-relate dito dahil nga sa ating pinagdadaanan ngayon, lalo higit sa panahon ng pandemya, sabi nga, faith in the midst of pandemic. But before we start, nais ko pong pakinggan natin ang isang awit mula sa ating mga kabataan sa district, sa Northwest Metro Manila District UMYF Virtual Choir.
Nakakatuwa po ang mga kabataan ito ng ating distrito at mga kabataan ng ating iglesia. Dahil sa kabila ng hamon, ng new normal, madali silang nakapag-adjust at patuloy na ang ating mga kabataan ay ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo sa ating church sa panahong ito ng pandemic. Usually sila yung nasa multimedia. Maraming salamat sa inyo. Ito pong song na ito ay naipost na po nila sa kanilang Facebook account, page ng mga kabataan. Mga kabataan mula sa iba't ibang church na patuloy na ginagamit ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa gitna ng pandemya. Mga kapatid, pakinggan po natin ang hatid nilang awit, ang mensahe ng mga kabataan mula sa Northwest Metro Manila District UMYF Virtual Choir. Faithfulness is fruitfulness. It is written in 2 Timothy chapter 2, verses 11 to 13. Here is a trustworthy saying. If we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. We are indeed surrounded by clouds of witnesses, so let us always try to live in the way that pleases our Father. May others see Jesus in us, and the good Lord find us faithful. Become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us safe. Thank you.
sa gitna ng pandemya, ang nanghamon ng buhay, may the Lord find us faithful. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, aming Panginoon, muli sa kagandahan ng umagang ito na iyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa iyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. Kahit maraming pagkakataon, Panginoon, na kami ay hindi nagiging tapat, ikaw ay tapat pa rin sa amin. At hayaan mo, Panginoon, sa pagpapasimula ng aming araw, O Diyos, sa aming pong maikling debosyon, patuloy ka pong mangusap sa amin. Nawa ang bawat butin ng iyong salita na aming pagbabahaginan ay patuloy na maging kalakasang espiritual namin. As we face, Panginoon, yung aming mga gawain, yung mga hamon na kakaharapin namin sa araw na to at sa mga susunod pa. Pangunahan mo po kami, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran, ang iyong mga salita, ang aming marinig, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig at pagtanggap nito. Sa iyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Our verse for today mula po sa Romans 10:17. So faith comes from hearing, hearing through the word of Christ. Sa wikang Tagalog po, ang version po na yan ay sa ESV. Sa Tagalog naman po ay ganito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith comes from hearing. Ito po ang ating devotional lesson for today. Mga kapatid, kamusta po ang inyong pananampalataya? Ito ang magandang tanong sa atin ngayon. Sa mahigit isang taon na tayo ay hindi pa rin nakakapunta sa simbahan para sumamba, para manalangin. Kamusta po ang paglago ng inyong pananampalataya? Lalo higit, ngayon ang paraan ng ating pagsamba ay through online broadcast na lamang. Alam niyo po, nung simula ng ating online services last year, may mga member kaming nakakausap. Ang sabi nila, hindi daw sila sanay na sa bahay lang umaaten ng worship service. Hindi nila ma-feel na sila ay nagsisimba. Dahil nga naman, syempre, sa loob ng bahay, maraming distraction. Syempre, kung buong buhay mo nga naman ay sa simbahan, hindi lumilipas ang isang linggo na hindi ka pumupunta sa simbahan. Before, ang ilan sa atin ay hindi lang every Sunday nasa church. Merong gawain pag Monday, pag Tuesday, pag Wednesday, midweek, may mga practices pa. At halo sa simbahan ng ating mira. Ngayon, wala na tayong magawa. Wala na tayong magawa kundi i-embrace na lang ang ganitong setup dahil ito lang ang tanging paraan upang magpatuloy pa rin ang ating pagsamba. Subalit, ang Panginoon ay mabuti, kapatid. Ang Panginoon ay marunong. Isinarama ng mundong ito ang simbahan. Subalit, maraming simbahang ang naitatag sa bawat tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang mga kapatid o anak mo na hindi mo madalas simbahan, kasabay mo nang, maaari mo nang makasabay manood ngayon o di kaya pasahan mo lang ng link, kasama mo na siyang magbu-worship. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi na lamang sa apat na sulok ng church building, kundi buong mundo na ang makakapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, gaya ng sabi ko kanina, nakakataba ng puso na napakarami na may nare-receive kaming mga private messages sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Ang ilan ay mga kapatid nating United Methodist, ang iba naman ay hindi natin kapwa mananampalataya. Pero sinasabi nilang sila ay nabibless sa kanilang napapakinigan na salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kanilang kalungkutan, ang kanilang depression ay nawawala. Ang kanilang mga panghihina, sa kanilang panghihina ang salita ng Diyos, ang kanilang naririnig ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Amen. Gaya nga ng sinabi sa ating verse for today, faith comes from hearing and hearing through the word of God. Sa panahon ngayon na hindi natin alam ang susunod na mangyayari sa ating buhay, marami tayong alalahanin. Gaya na nga nitong mga hindi matapos-tapos na COVID pandemic. In times like this, kapatid, wala na tayong ibang pwedeng gawin kung hindi humawak sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hold on to our faith in God, believing and trusting in the greatest hope na Kanyang ibibigay, na tayo ay magtatagumpay sa pagsubok, na tayo ay Kanyang tutulungan. Faith o pananampalataya sa gitna ng pagsubok.
tayo ay magiging matatag, tayo ay magiging matiyaga, mapanalanganin, at hindi nawawala ng pag-asa. At ito nga ay naguugat sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag lagi nating pinupuno, pag lagi nating finipid ng salita ng Diyos, ang ating puso at ang ating isipan, ang ating pananampalataya ay mas lalong lumalago. At ito ang nagiging sandata natin sa pagharap sa bawat challenges na pinagdaraanan natin. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, sabi niya, "My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body." Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, ang desire ni God para sa akin at para sa iyo is to be a children filled with His life-giving words. Nais niyang maranasan natin yung joy, yung purpose and peace of faith o faith na magmumula sa Kanyang salita. Nais ng ating Panginoon na sa ating buhay, ang Kanyang mga salita ang maging constant source of our faith, hope, lalo na sa panahon na tayo ay mahina at ang mundo ay magulo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. May kapangyarihan itong ilid tayo sa different way of living. Ito yung way of faith. Napakaraming kwento na mababasa natin sa Bible kung paanong ang kanilang pananampalataya sa Diyos ang naging dahilan upang sila ay maging matagumpay. Gumaling mula sa karamdaman, nagwagi laban sa kaaway, dahil din sa kanilang pananampalataya, sila ay namuhay ng matuwid kahit mag-isa na nga lang silang gumagawa ng tama. Kahit sila ay inuusig, maging hanggang sa kamatayan nga. At nakita natin na ganito ang ipinamalas ng unang mga alagad ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. The Word of God has a power to lead us in the way of faith. Kaya gaya nga ng sabi na magagawa nating lumakad sa ilog ng hindi nalulunod, dumaan sa apoy ng hindi masasunog, harapin ang bawat pagsubok at hamon ng buhay na may ngiti pa rin at may kagalakan pa rin sa ating mga puso. And last, sabi, faith comes from hearing, hindi ito matatapos sa pakikinig lamang, kapatid. Kung wala ang mga unang mananampalataya na nakarinig ng mabuting balita at pagkatapos ay isinabuhay ito, kung hindi nila ito ginawa, maaring hanggang ngayon ay hindi natin kilala ang Panginoong Hesus. At tayo ay walang katiyakan pa rin sa ating kaligtasan. Kaya gaya nga ng mga unang alagad, hindi lang sila nakarinig pagkatapos ay nanampalataya. Pagkatapos nilang marinig, sila ay nanampalataya. At pagkatapos ay ibinalita rin nila sa iba ang mabuting balita na kanilang napakinggan. At ito po ang hamon sa atin ngayon. To share the word, to share the faith. Huwag tayong manatiling tagapakinig lamang, mga kapatid. Nawa sa ating patuloy na pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, ay patuloy na lumago at umalab ang ating pananampalataya. Nawa ang bawat butil ng Kanyang mga salita ay magdala sa atin ng buhay na may pagtitiwala, pag-asa, pagsuko sa ating Panginoon. At magkaroon din nawa tayo ng alab, ng passion na ito ay ibahagi, ang ating pananampalataya ay ibahagi sa iba. Kapatid, may we experience the joy of living faith in response to God's faithfulness to us. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, para sa ating pong panalangin, let us continue to pray for our country. Itong kumakalat na Delta COVID variant na sana ito ay masugpo na. Siyempre, kailangan ng kooperasyon nating lahat. Patuloy tayong sumunod sa mga safety protocol na ipinatutupad ng ating pamahalaan. And let us also pray sa ating mga kapatid, kaibigan, nakakilala natin na infected ng COVID. Sila na nasa quarantine facility, sila na nasa hospital. Mahirap at magastos ang magka-COVID. Kaya let us pray for them. Yung God's healing grace and God's provision para sa kanilang mga pangangailangan.
Ipanalangin din natin ang ilan sa ating mga kababayan na nasalanta ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Sila ay, ang iba ay walang makain, walang matirhan sa mga panahon ito. Samahan niyo po ako para sa ating prayer time. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kagandahan na ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyong mga salita na patuloy nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Salamat, O Diyos, sa kaloob mong pananampalataya at pinangahawakan namin ang aming pong pagtitiwala at pag-asa ay nasa iyo na anumang kalagayan at sitwasyon ng aming buhay ay aming pong mapapagtugumpayan sapagkat meron kaming Diyos na sa amin ay laging kumakalinga, na sa amin ay laging nag-iingat. Lord, salamat po. Salamat din po sa pribilehyo na kami ay malayang makalalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Lord, hindi pa man binibigkas ng aming mga labi, batid mo na ang panalangin ng aming mga puso. Ang lahat ng ito ay hindi po nalilingid sa iyo. Aming Panginoon, idinadalangin po namin sa iyo ang kalagayan ng aming bansa. Hindi po madali ang kalagayan ng ilan sa aming mga kababayan, Panginoon. Ganon din ang mga pamunuan na nagpapatupad ng mga batas, Panginoon, na makatutulong para sa amin. Lord, patuloy mong pag-isahin ang aming mga kababayan, kami na iyong mga anak, Panginoon, lalugit dito sa bansang Pilipinas. Lord, patuloy ka pong manguna sa buhay ng aming mga leader, O Diyos, ang leader ng aming bansa. Simula sa barangay leader up to national leader sa aming presidente, Panginoon, patuloy na pagkalooban mo po sila ng karunungan. O Diyos, ang katagumpayan ay wala sa amin, nasa iyo, Panginoon. At naniniwala po kami na kung pahihintulutan mo, O Diyos, mapagtatagumpayan namin ito. Lord, we pray, Panginoon, na sa lalong madaling panahon ay masugpuna at matapos na ang COVID pandemic na pinagdaraanan namin ngayon. Lord, we pray, Panginoon, doon sa aming mga frontliners, lalo na yung mga doctor, mga nurses, mga medical practitioner, Panginoon, na walang sawa at walang kapaguran, Panginoon, na ginagampanan ng buong puso ang kanilang trabaho. Patuloy na kalakasan ng pisikal na katawan at kalakasan ang espiritual ang ipagkaloob po sa kanila. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang ilan sa aming kaibigan, kakilala, kamag-anak ay COVID-infected, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa iyo kung iyong pahihintulutan. Panginoon, sa ngalan mo sila po ay gagaling. In the name of Jesus, ipatungo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang buhay at maranasan po nila ang biyaya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. O Diyos, hindi lang physical ang epekto nito, marami sa amin, Panginoon, sa aming mga kakilala, ay nagiging mentally weak, Panginoon, emotionally weak sa panahong ito. O Lord, katagpuin mo po sila. Sa panahong ito, Panginoon, iparanas mo po sa kanila ang iyong mainit na pagyakap. Panginoon, ipaalala mo sa kanila na ang kailangan lang namin gawin ay humawak at mag-hold on sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming abang kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya upang magpatuloy sa buhay. Lord, we pray, Panginoon, sa aming mga kababayan na nasalanta ng mga malalaking pagbaha sa iba't ibang dako, Panginoon, ng lugar sa aming bansa. Marami ang walang matirhan, marami ang walang makain. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Patuloy, Panginoon, na humipo ka ng mga tao na gagamitin mo upang ang iyong tulong ay maipabot sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. We know, Father God, sa lahat ng hamon na pinagdaraanan namin ng pagsubok ng aming bansa, ng aming pamilya, ng aming iglesia, Panginoon, na andiyan ka lagi sa amin. At Lord, sa tuwing ang aming pananampalataya ay manghihina, sa tuwing ang aming pananampalataya ay aandap-anda, Panginoon, abutin mo po kami. Ikaw po ang humawak sa amin, sapagkat kung kami lang ay hahawak sa iyo, may pagkakataon na maaari kaming makabitaw. Kaya, Panginoon, kailangan po namin ang iyong
kalakasan na kailangan po namin ang iyong banal na presensya sa aming mga buhay. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw. Ang araw na ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa iyo. Ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito, Panginoon, kami po ay iyong pagtagumpayin. I-bless mo sila, Panginoon, na kapatid ko, na kasamang nananalangin at nakikinig ngayon, O Diyos. Ano man ang aming gagawin, samahan mo po kami. Ang prayer namin, O Diyos, mabigyan namin ng ngiti ang iyong mga labi sa araw na ito. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Magkita-kita po ulit tayo every Tuesday and every day, 7 a.m. po. And please don't forget to like, share itong ating Facebook account and subscribe to our YouTube account na NAXUMCPH para lagi po kayong updated sa ating mga online activities. And don't forget, every gising is a blessing. Dahil si Jesus ay ating kasama sa umagang kay ganda. Bye!